guys, this is Day and welcome back to my channel. So today, dapat lalabas ako but hindi ako makalabas kasi ayan, kita niyo naman sa boses ko na mamalat siya. Medyo masama yung pakiramdam ko today. So nagstay lang ako dito sa bahay and naisip ko na mag-vlog. Yan, para may magawa naman dito sa bahay, di ba? Naisip kong itopic is very sensitive siya and ito yung madalas nagiging problem ng mga girls katulad ko. And ayun nga, ito yung topic ko today. First is, ano yung mga nagko-cause kung bakit umiitim yung ating underarms? And then, pangalawa is, ano yung mga products na ginagamit ko? So I'm gonna show you guys kung ano yung iisa-isahin ko, kung ano yung mga products na ginagamit ko pang linis ng underarms ko. Yan. So, ngayon, ang first topic is, ano yung mga nagko-cause kung bakit umiitim yung ating kilikili? So, ito is based lang sa advice or sa mga sinasabi ng mama ko. Yan, na isa daw is yung kapag nagsusuot tayo ng mga damit na dark colors na yan. Nakita ko din talaga na totoo. Kasi, chinek ko siya nung after ko mag-alis ng damit ko, chinek ko yung kilikili ko. And nakita ko na may mga naiwan talaga doon na parang tela, maliliit na galing sa damit mo. And may mga black, ganyan, kung anong color ng damit mo, nandun siya. So, kapag hindi natin siya nilinis, mag-i-stay siya dyan hanggang sa, ayun na yung nagka-cause kung bakit umiitim yung ating underarms. Dapat nililinis talaga natin at inaalagaan natin yung ating mga kilikili. Katulad lang ng paglilinis natin sa face natin, kung paano natin inaalagaan yung face natin, kung ano-ano nilalagay natin dyan. So, para maging makinis, ganun din sa ating kilikili. Yan, para lang yung pag-aalaga sa ano yung sa makalim yung ganon. O, diba? Naisingit natin yun. Yan, ang lala ng ubo ko, guys. Ayun, second is, sabi din ng mama ko, is yung kapag palagi kang nakakipit na ganyan, lagi nakaganyan yung, ano mo, yung kamay mo. So, nagpapawitch daw siya. Yan, kailangan lagi siyang nakahanginan, ganun. Lagi siyang fresh. Yan, huwag mong itago. Kailangan, lagi siyang comfortable yung kilikili natin. Ganyan. And then, ano pa ba? And napapanood ko to sa mga YouTubers. Kate, ang lala ng ubo ko. Ayan. So, napapanood ko to na isa daw sa nakakaitim ng kilikili natin is yung pag-shave. So, ako kasi medyo tamad ako kaya hindi ako nagpa-plak. Nag-shave talaga ako. Kasi, nakakangalay, tapos ang sakit, ganyan. Ayan, dumating yung knees ko, kaya na-stop ako sa pag-video ko. And ituloy na natin. Guys, ako, gumagamit ako, nag-shave ako. Pero, may suggest ko lang is yung, huwag natin masyadong talagang super shave na ganun. Yung kilikili natin or halos mas sugat na siya kasi hindi matatanggal yung pagkaitim niyan sa pag-shave natin. So, ang sa akin is yung bumili kayo ng pang-shave na may gel, ganun, para pag shinave natin, smooth siya, madulas siya, hindi may irritate yung skin mo. Para dun to sa mga nag-shave. And then, ano pa ba? And sabi din ng mama ko kapag yung nagsusuot ka ng mga masisikip na damit, so nai-irritate siya kapag nagkikis-kisan daw yung skin at saka yung damit. Yan. So, and then, ngayon, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga products na ginagamit ko sa aking kilikilis na paglilinis. So, first is this Eskinol. Yan, ginagamit ko to every morning and sa night bago ako matulog. Yan, nililinis ko muna yung kilikili ko nitong Eskinol. Kasi nga, yun nga, may mga naiiwan dyan na kung ano-anong mga tela sa damit natin. And then, after nun, gumagamit din ako nitong petroleum jelly. Binababat ko yung kilikili ko the whole night.
dito sa petroleum jelly. Kasi sa morning, pag nilagay mo to, malagkit, di ba? So, hindi tayo comfortable pag the whole day. Ito yung nakalagay dyan sa kilikili natin. So, ayan, binababad ko yan. And, yan guys, isa yan sa nakakatanggal ng chicken skin sa kilikili natin. Kasi nakaka-smooth siya ng skin, itong petroleum jelly. Sobrang nire-recommend ko to sa inyo na gamitin nyo to, guys. And then, sa morning, after nyo maligo, may naiiwan pa din kasi dyang dirt sa skin natin. So, ginagamitan ko siya or nililinis ko siya nitong Johnson's Baby Oil, aloe vera, and with vitamin E. Kasi yung vitamin E, nakaka-whiten daw siya. And then, after nun, kapag naliligo ako, ginagamit ko tong Abonay. I'm not sure kung tama ba yung pag-pronounce ko nitong product na to, Abonay Spa Milk Salt. Pero dahil pang scrub siya, pang exfoliate, hindi ko siya ginagamit daily. Twice a week lang dito sa underarm ko. Pero sa body ko, daily, ginagamit ko siya kasi super, ang ganda niya sa skin. Ang lambot after mo gamitin, napaka-soft ng skin mo. And, ayan, nawawala yung dryness ng skin mo pag ginamit mo to. So, balik tayo sa kilikili, twice a week lang siya. Kasi kapag masyado mo siyang na-scrub, sabi is nai-irritate yung skin natin. Parang sa face lang din natin. So, hindi everyday yung pag-exfoliate ng face and ganun din sa underarms natin. So, ayun guys, ang may-share ko sa inyo. And, ayun, ako hindi talaga ako ma-sleeveless. Hindi ako yung palagi nag-i-sleeveless. Pag may mga event and kapag gusto ko lang ganun, mas comfortable kasi ako kapag naka t-shirt, ganyan, or yung mga loose shirt, yung gamit ko. Grabe, lala ng upo ko. So, ayan. And kapag mainit, syempre, and pag may mga events, lalo na kapag sa mga kasal, kailangan mo umabay. No choice ka kapag yung kailangan yung pang abay mo na damit is sleeveless or tube, diba? So, ready ka. Ready yung kilikili natin. Ready yung kilikili natin, diba? Gusto ko lang din makahelp dun sa mga nag-worry na sa kanilang underarms. Ayan, nagda-dark siya. Yung dating maputi naman tapos biglang. So, ayun guys. Ito yung it's not the best. Yung kilikili ko is not the best. Medyo, ano siya, hindi siya ganun ka-white. Nakahiya. Pero, hindi mo naman siya maiitago. Yan. Maiilabas mo pa rin naman siya. Hindi siya yung katulad sa mga YouTubers dito sa YouTube world na super puputi na mga kilikili. Kasi, pag may extra money na tayo, guys, makakapagpabelo na rin tayo. Ayan guys, so that's it for today. And I hope na nag-enjoy kayo dito sa video ko. And I hope na maging effective din itong mga products na to sa inyo guys, girls. And ayun, so hanggang dito na lang. Thank you for watching. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. And huwag niyo pong kakalimutan na pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. And kung may mga questions kayo about sa underarms, just leave a comment. And thank you! I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. Yan, paulit-ulit tayo. So, see you in my next one. Bye!